guys, welcome back to my channel. I'll be doing a review on this one. Ito yung Maybelline New York Superstay 24 hours. So ito lang siya kalaki, hindi ko pa siya nabuksan at saka may tape pa nga. So, yung price nito guys, it's $9.98 US. Hindi ko alam kung magkano to sa Pilipinas, siguro mga 500 or 499, something like that. Yung nakuha ko na color is 128 nude, pero hindi ko alam guys kung tama ba itong nakuha ko na color para sa aking skin tone. So, pero itatry ko lang din guys kung okay ba yun, kung maputi or dark sa akin. 30ml yung laman ito at saka ito lang siya. Puti yung cover at saka boti yung katawan. Itatry natin kung matatabunan yung mga barag nating pagmumuka dyan. As you can see, marami akong eye bag kasi hindi ako nakatulog kagabi guys. 3:30 na ng madaling umaga, gising pa ako. Babasahin ko lang. So yung color na nakuha ko is a warm nude. Full coverage foundation. Up to 24 hours. Wear, breathable and comfortable. Fade and transparent, resistant, oil free. Sabi daw, doesn't clog, pero we'll see. Dermatologist tested. Hindi ko naman to i-stay sa mukha natin ng 24 hours kasi hindi naman natutulog yung foundation sa mukha, diba? So, siguro mga 6 hours, 7 hours. At saka, babalikan ko kayo kung ano ang masasabi natin dito. So, ibubuksan natin. Ay, ang ganda guys, kasi may pump siya pala. Breakable glass yung ano niya, yung katawan ng Superstay. Magme-makeup din tayo guys kasi ano, para isahan na lang. Nahugasan ko na yung face ko, so maglalagay ako ng toner. Ito guys yung Soeya New York. Napakita ko na to sa Walmart haul natin. So ito na nabili ko sa Walmart. So first time ko tong gagamitin. Yung flavor nito is Provence Rose. Revitalizing Rose Mist daw to. Pwede daw tong gawing toner. Pwede din tong gawing pang spray after sa makeup. So, itatry natin. Wala, ang ganda guys. Ay, bakit sinira? Baka ma-spinan ko yung mukha ko at saka pumasok ba? Pasensya na guys kasi yung mukha ko, ano siya, nag-dark, sobrang dark kasi nag-holiday kami sa US for a month. Hindi kami palagi nakasakay sa sasakyan. Nagmumotor yung asawa ko, nakaangkas ako sa kanya. Kaya yung ating faceness, super darkness too. Mag-i-spray ako nito. I-spray ko muna. Ayan. Mabango siya eh. Hindi naman siya masyadong mabango, may amoy lang. Inibin ko lang, pati liig ko, nilagyan ko na guys. Pasensya na sa aking earrings dyan kasi pa-epal. So tapos, ang gagamitin ko ay maglalagay ako ng The Pore Professional Primer. Nakikita nyo ba guys? Bago yata nila tong primer kasi may blue sila nito. So mayroon din ako. At saka oil-free, lightweight, silky soft. Titingnan natin kung matatabunan yung mga pore natin dyan. So, ito lang karami yung nilagay ko dyan. So, yan. Sa mga malalaking pore natin. Pasensya na guys kasi nag-breakout ako. Yung face ko. Hindi nyo makita masyado. So, lalapit na lang ako. Naglagay tayo nito. So, makikita nyo naman talaga guys pag wala akong ano. Foundation, yan lang. Pero maganda yung ano niya guys ha. Yung primer. Parang naging bulkas sila. Tapal sa mga pore. Dalawang pump lang yung nilagay ko sa kamay. Kukuha ko ng damp na beauty blender. Yan, lagay natin. Yan, iibin natin at saka i-blend natin yan guys. Nagamit ako ng salamin. Hindi ko nakikita kung anong ginagawa ko sa aking pagmumuka. Color ke. Diba? Nakikita ko na kung ano ang ganap dyan. Wow. So nilagyan ko lang din yung mata ko para hindi siya mag uneven. Ang ganda ng coverage niya. Pero yung ano ko guys, oh, yung veins ko hindi pa rin natatabunan, siguro another layer. Kikita mo talaga na umitim talaga ako. As in, yung liig natin nilagyan ko rin. Kasi mas maganda talaga lagyan mo rin ng liig mo para mag-even yung nilagay mo na foundation sa faceness mo, 'di ba? Ang ganda guys, oh. Di ba? Tapos yun sa kabila dito, nilagyan ko na rin ng foundation. So, ito yung gagamitin ko na brush. Ito yung round brush. So, we'll see.
kung maganda ba yung pagka-blend nito. Pangit ng ano niya, pagkalagay. No. Ayoko yung brush, guys. Biglang kuminis yung aking mukha, hindi na siya barag. Ito yung brush, hindi maganda. Mas maganda talaga yung ano, guys. Yung beauty blender, as in. So, maglalagay tayo uli ng isang dalawang drops. Kasi, oh, guys, yung dito ko, as you can see, makikita mo pa talaga yung veins. Sabi daw, full coverage. Bakit hindi na full coverage, hindi na kakaber yan? Isa. Dalawa. Nadamihan ko yata, di bali. I-blend na lang natin yan. Dapat i-dump lang para mag-suit in sa ating skin yung foundation. So yun, sabi ko nga i-try ko nga to kasi parang patok yata to sa YouTube eh. Marami akong nakikita na review ito. Dump, i-diin. Hindi lang masyadong i-diin, i-dump lang guys. So what do you think guys? O di ba? Umiba yung aura ni Yaya. Yeah. Saan ka? Si Sir wala dito eh. Umalis. Okay din naman guys. Okay yung coverage niya. I love it. Blend ng mabuti. Huwag masyadong magmadali. Pag naglagay ng foundation, i-blend pa more. Marami talagang pagpipilian pag nasa America ka. Pag may mga bagong labas, America talaga yung unang-una at saka pinapasa sa ibang bansa. Maglagay ako ng ano, ito yung Age Rewind. Ito guys, bago na to kasi tinapon ko na talaga yung luma ko. Nagpromise kasi ako sa inyo na itatapon ko na yun. Ay, ang tagal-tagal ko pang itapon, parang ayaw ko pang i-let go. Kaloka, hoarder. Tapos maglagay lang tayo ng concealer. Alam nyo na yan guys, ang drill. Ito lang naman yung paborito kong gamitin. So, i-blend lang din natin yung concealer. Diyan, nalagyan din natin para mawala yung ano natin. O, diba guys, nakita nyo? Iba talaga yung before at saka after ng mukha pag hindi mo nalagyan ng ano, no? Ng foundation at saka concealer. Kasi parang kanina, pagod na pagod yung mukha ko. Pero ngayon, nag-brighten up a little bit. O, gagamitan ko ng Airspun Low Space Powder siya. Translucent, guys. As you can see, I'm always using this one too. Isiset ko. So guys, habang nagsisit, I'll be back. Tatapusin ko tong eyebrows ko at saka maglagay tayo ng eyeshadows at saka babalik ako. Season. So yan lang guys, tapos na ako mag-makeup. So ito lang yung looks ko. So simply lang. At saka 20 past 2 in the afternoon. I-update ko kayo mamaya dito sa Maybelline Superstay. 24 hours kung ano ba, kung maghuhulas ba ito sa ating kamukhaan. At saka ilalagay ko sa description box yung mga ginamit ko sa aking faceness. Hello guys, welcome back. Mag-update ako regarding dito sa Maybelline New York Superstay 24 hours. 18 in the evening now guys. So 5 hours na siya nagstay sa ating mukha. Guys, I love it. Super duper love it. As you can see yung aking mukha. Nag-oily lang siya dito banda. Hindi ako nag-retouch kaya sa naglagay lang ako ng wings sa aking mata. Pero ang ganda niya talaga guys, promise. Kung i-compare ko siya guys sa MAC in C42, bet ko to. As in, bet na bet. 100%. Kung yung skin nyo guys, kagaya sa akin, combination, kasi dry ako minsan, oily din ako. Pero mostly talaga guys, oily yung mukha ko. Kaya minsan may mga breakout ako. So yan, ang ganda talaga guys ng coverage niya as in. Yung diba kasi malaki yung veins ko, hindi siya dito makita siya ng konti kung ilalapit mo talaga sa camera. I-try nyo guys at saka let me know in the description box kung na-try nyo to yung sa first day. At saka mag-comment na lang kayo below guys kung swak ba to sa inyo or ligwa. Glowy-glowy yung faceness natin. Magaan siya sa pakiramdam. Parang wala lang akong may nilagay. As in. Mura lang to guys sa Pilipinas. $4.99. So, bumili na kayo. Maraming salamat, Maybelline Superstay, sa paggawa nito.
Biblia ko uli nito. So, check. Republic. Guys, yung ginamit ko ng lipstick, ito. Pinag-combine ko siya. So, as you can see, ang ganda ng color. Nag-experiment. Naglagay ng dalawa. Puro matte siya. So, try nyo to, guys. From LA. Color. Ito naman yung color nito is Cuddles. And the other ones is Daydream. So guys, thank you for tuning in. Sana nakapag-subscribe na kayo, paki-like na rin at saka paka-click na rin ng bell button so that ma-notified kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong video. Okay guys, thank you again for watching my video and have a good one. Bye.